Anong balita sa boxing? Pag-uusapan natin mga lods. Itong article ni Sir Kenito Henson dito sa philboxing.com. Ito daw ang mga tingin niyang mga Pinoy fighters na ating abangan. Sa mga 26 na Filipino fighters na rated na top 10 ng apat na major world boxing governing bodies, lima nga ang nakikita ni Sir Kenito Henson na promising title prospect na nag-stand out. Ito ay sina IBF number 7 super featherweight Charlie Suarez. Ito rin sa IBF number 4, WBO number 8 super bantamweight Carl James Martin. Itong si WBA number 2, IBF number 3, WBO number 8 flyweight Dave Apolinario. Itong sa IBF number 6 light flyweight, WBC number 9 flyweight Miel Fardo, at WBO number 6, IBF number 9 light flyweight Arvin Magramo. Ito ang nakikitang limang Pilipino na pwedeng maging world champion sa inaharap. Itong si Suarez, edad 35, may record na 16 wins at wala pang talo, may kasamang 9 knockout. Itong si Wonderboy Martin, edad 24, may record na 23 wins, wala rin talo at may 18 na knockout. Itong si Martin ang kasalukuyang may hawak ng WBO Global at IBF Pan Pacific and WBA Asia Super Bantamweight Champion. Ito naman sa Apolinario, edad 24, binitawan niya ang kanyang IBO flyweight title para magkampanya para sa mas mataas na division. May record naman siyang 19 wins at wala pa rin talo, may kasamang 13 knockout. At itong si Miel Fardo, edad 23, may record na 11 wins, may isang talo at dalawang draw na may kasamang 10 knockout. Dito sa mga 10 knockout niya ay kasama dito ang limang tinapos lang niya sa first round. Ito naman si Magramo, edad 27, may record na 17 wins, 1 loss at 1 draw at may 11 na knockout. Wala pang talo ito sa kanyang last 9 outings. Hindi pa lumalaban ang limang nabanggit na ito sa WBC, WBA, IBF o WBO Championship bout. Kung sakaling magtuloy-tuloy ang kanilang panalo sa kanilang mga laban, ay siguradong mapapalaban sila sa World Championship fight. Ang mga limang nabanggit ay mga promising prospect lang. Dito kasali ang mga former world champion na mga naghahangad na makakuha ulit ng panibagong belt. Ito namang mga former world titleist na nasa top 10 ratings ay sina Mark Magsayo, Marlon Tapales, Jan Riel Casimero, Jerwin Ancajas, Vic Saludar, Pedro Taduran at Melvin Jerusalem. Si Suarez ay isang late bloomer at nag-turn pro noong 2019 sa edad na 30. Ang kanyang huling tatlong outings ay naganap sa Vietnam, Australia at sa US. Ang pinakamalaking panalo ni Suarez ay ang 12th round technical knockout kontra previously unbeaten Paul Fleming sa Sydney noong Marso. Limang buwan pagkatapos, ginanap naman ang US debut ni Suarez at in-outpointed niya si Johan Vasquez sa Tulsa, Oklahoma. Pangarap ni Suarez na hamunin ang IBF super featherweight ruler Joe Cordina. Itong si Joe Cordina na isang Welshman ay umiscore ng disputed split decision kontra kay Suarez sa 2016 Olympics. Si Martin na may alias na Wonderboy ay nag-turn pro noong 2016 sa edad na 16 at hindi pa nakakalaban sa ibang bansa. Bagaman ang kanyang last 4 victims ay mga foreigners. Tatlong linggang nakakalipas, pinahinto niya si Thailand Chaiwat Buatkratok noong 32 seconds sa round 6 sa Elorde Sports Complex. Plano nilang dalhin si Martin sa US na umaasa si Martin na maging next Pinoy big thing. Si Apolinario naman ay wala pang talo tulad ni Suarez at Martin. Noong July 2022, pinahinto niya si Gideon Buthelezi sa first round para i-claim ang WBO flyweight title sa South Africa. Pagkatapos, binitawan naman na Apolinario ang kanyang corona. Pumirma siya sa isang promotional contract kay Japanese Hideyuki Ohashi na may hawak din kay Naoya Inoue noong nakaraang taon. Si Fardo naman ang reigning OPBF light flyweight at Asian Boxing Federation flyweight champion. Tatlo sa kanyang panalo ay sa China, sa Dubai at sa Bangkok. Ang nakakatandang kapatid ni Magramo na si Gimel ay natalo sa kanyang bid para sa WBO flyweight crown noong 2020. At ngayon, panahon naman ni Arvin Magramo para magmarka bilang world contender
Ang kanyang tatay na si Melvin ay dating pro fighter mula 1990 hanggang 2003 at nakalaban pa ni Manny Pacquiao sa isang hard-fought bout na nagtapos sa distansya noong 1997. Dito sa limang nabanggit na mga top prospect na pwedeng makakuha ng world title, sino ang inyong paborito mga lods? Ito bang si Charly Suarez, Carlames Martin, Dave Apolinario, Miel Fardo o Arvin Magramo? Comment na mga lods at pag-usapan natin yan. Samantala, ito nga si Miel Fardo ay nakatakdang depensahan ang kanyang OPBF belt kontra knockout artist Tanong Sak Simsri sa Japan. Maalalang ang quick and thrilling fight ng world-ranked Filipino Miel Fardo kontra compatriot John Paul Gabunilas noong August sa Cebu, kung saan ipinanalo ni Miel the Silent Assassin Fardo ang rumble sa isang exciting fashion. Pinabagsak niya si Gabunilas ang 3 beses sa lona para i-claim ang bakanteng OPBF light flyweight belt. Ang mabilis na aksyon na digmaan ay naganap sa Lapu-Lapu Hoops Dome at sinupervise ng OPBF Man of Action, Arnie Najera. Ito ay sa August. Ngayon, panahon naman para kay Fardo. May record na 11 wins, 1 loss, 2 draws na may kasamang 10 knockout para depensa ng kanyang belt. Itong kanyang unang depensa ay magaganap sa The Land of the Rising Sun sa Japan. Makakalaban ni Fardo ang Thailand World Rank Super Slugger Tanong Sak Simsri. May record na 31 wins, 1 loss with 30 knockout. Magandang laban ito dahil si Miel Fardo ay super slugger din. Itong mainit na 12 rounder ay nakataya ang OPBF title ni Fardo. Magaganap ang kanilang laban sa famous Coastal City sa Osaka sa Central Japan sa Sabado, April 13. Itong kapanapanabik na digmaan ay parte ng boxing show na pre-produce ng Osaka promoter Masaya Motoishi ng Green Chuda Promotions at mapapaganap ang laban nito sa tulong ng matchmaking effort ni Brico Santig ng Highland Boxing. Asahan na mga fans na magiging digmaan ang kanilang laban at baka magtapos ito sa knockout dahil itong dalawang maglalaban ay may explosive knockout power. Itong Pinoy ay may 90% knockout ratio at itong Thai ay may 94% knockout ratio. Matataas nga ang kanilang knockout ratio na nasa 90%. Nakakainteresado naman na itong si Miel Fardo na ni-knockout ang 10 sa 14 opponents niya at itong si Thai Simsri naman ay ni-knockout ang 30 sa kanyang mga 33 na kalaban. Kaya grabing bakbakan ito. Dagdag pa na si Miel Fardo ay nakaiscore ng isa sa fastest knockout na na-record sa boxing history. Noong December 2022, brutal na ni-knockout at pinahiga ni Miel ang kanyang kalaban na si Sarawut Jamtong. May record na 11 wins, 4 losses with 10 knockout ng isang malaking solid punch kung saan na-blackout ang kanyang kalaban. Pinatulog ni Miel Fardo itong si Jamtong sa loob laman ng 8 seconds. Ni-record ito ng Boxrec na knockout sa 10 segundo pero ang mga video ng laban ay klarong ipinakita na 8 seconds lang nagtagal ang laban. Kaya itong laban ni na Fardo at Simsri dapat nakatutok ka at huwag kang pipikit dahil anumang oras may bagsakan na magaganap. Napaka-exciting nga ng laban na ito, bakbakan ng dalawang batang world rank fighters sa Japan. Importanteng laban ito para sa dalawang mandirigma dahil ang mananalo sa kanila ay posibleng sa susunod na laban niya ay para na sa light flyweight world title. Itong si Tanong Sak Simsri ay seryoso at focus sa kanyang lahat ng laban. Iprinopromote siya ng Thai promoter Manop Iamtuam at Japanese man of boxing Masaya Motoishi. Samantalang si Miel Fardo naman na taga Agusan del Sur ay hawak naman ng promoter Brico Santig ng Highland Boxing Promotions at ang kanyang manager ay si Jose Monteflores. Sa Thailand daw mag-ensayo si Simsri bago tutungo sa Japan para sa kanilang April 13 na digmaan. Inaasahan na darating sila sa Japan silang dalawa ni Miel Fardo sa April 9. Samantalang si Miel Fardo naman ay mag-ensayo dito sa kanyang bansang Pilipinas hanggang huling parte ng February. At pagkatapos nun, sa unang parte daw ng Marso, itutodo na ni Miel Fardo ang kanyang training sa Highland Boxing Gym sa Bangkok, Thailand sa pamamahala ni Coach Erickson Asilo. Itong dalawang batang boksingero ay inaasahan nga
na darating sa Japan sa April 9 para sa weigh-in. At dahil nga magagandang record ng mga ito, mga malulupit na knockout artist ay inaasahan na darating sila sa Japan na malakas, mabilis at nasa tuktok ang kanilang kondisyon. Parehas na orthodox stance itong dalawang boksingero at pareho silang puno ng dinamita ang lakas ng kanilang kamao. Parehong bata, si Sims 3 ay 23 years old at si Fardo naman ay isang taon lang na mas matanda dito. Tungkol naman sa kanilang ranggo sa mundo ng boxing, sa ngayon si Sims 3 ay number 4 sa WBO Light Flyweight Division na napakataas ang ranggong ito. Samantalang si Fardo ay nakaranggo naman sa lahat ng apat na major sanctioning bodies. Itong Pilipino ay number 12 sa WBO at number 6 sa IBF sa Light Flyweight Division. Siya rin ay number 9 sa WBC at number 14 sa WBA sa flyweight na maganda na rin. Tungkol naman sa mga napanulunan nilang belt, si Sims 3 ay naging Thailand Professional Boxing Association National Light Flyweight Champion. Samantalang si Fardo ang kasalukuyan defending OPBF champion. At ito rin si Miel Pardo ay naging ABF Flyweight Champion. Kaya exciting ang kanilang magiging laban. Kaya ito bang mabigat ang kamao na si Tanong Sak Sims 3 mula Sisakit, Northeaster Thailand ay idodomina kaya niya ang Pinoy sa kanilang banggaan sa Osaka? O kaya itong si Silent Assassin Miel Pardo naman ang magwawagi para mapanatili ang kanyang OPBF belt at mapahusay ang kanyang posisyon sa world rankings at mapalaki ang kanyang tsansa para lumaban sa isang world title? Ito naman, panoorin natin ang laban nitong makakalaban ng ating pambato Miel Pardo na si Tanong Sak Sims 3. Laban niya ito noong November 21, 2018 kontra Manop Odom Panawari, kung saan nanalo siya via round 5 TKO. ครับ
นี้ลูกเผลอครับตีเข่าครับอย่างนี้ต้องตีเข่าเอ้าปาโอ้ยแรกจ้วงมาปาปาคืออาจจะไม่ต้องมีรูปมวยรูปทรงแล้วครับสัดกันเลยครับไทยเจอไทยแม่เรียกว่าต่อยคุ้มค่าตัวจริงๆนะครับคู่นี้แล้วก็มีเป็นบรรยากาศที่ยามเย็นนะครับค่ำๆที่แม่ตื่นวิทยาครับอำเภอลี้จังหวัดลำพูนนะครับแฟนมวยนี่หนาตาเลยนะครับแต่ช่วงบ่ายๆก็อาจจะดูบางๆตาครับหลบร้อนก่อนครับแต่ว่าตอนนี้ออกมาแล้วครับด้วยขวาเพชรดำเพชรดำเพชรดำข้าวโอ้ยเรียบร้อยครับโอ้โหมันจะเก็บได้ยก5นะครับโอ้โหยก5นะครับประเด็นศึกมาดูภาพช้าครั้งครับมาดูภาพช้าก็เป็นจังหวะการแลกอย่างต่อเนื่องนะครับที่สนุกทีเดียวครับกรรมการสนองโอบินเห็นอาการแล้วครับว่าโดนเยอะการป้องกันตัวเริ่มจะหลวมๆแล้วนะครับแล้วก็มีการยกขาด้วยนะครับโอ้ยดูครับลูกหมัดนี้ครับเพชรดำก็เอาชนะน็อกไปในยกที่5นะครับก็จะเป็นคู่สุดท้ายช่วงสุดท้ายของการถ่ายทอดสดด้วยนะครับลำดับต่อไปครับเชิญมอบป้ายปุ๋ยไข่มุกนะครับปุ๋ยไข่มุกนะครับแล้วต่อด้วยปุ๋ยมุ่งอรุณนะครับรวมไปถึงบ้านรัตติรัตน์บริษัท GPP ครับแล้วก็ตามด้วยปตท.จำกัดมหา